Sultan na. So, paano ba yan, guys? Hey guys, welcome back to our channel. And yeah, we are going to Asphalt Lake. So, yan. So far, napaka layo po ng aming biyahe ngayon kasi nakabot na. Uy, hindi ko ka doon na parang ka exit. So, according to our Google map, hindi kami po na doon. Asphalt Lake. Right? Keep right, yes, keep right lang. Ayan, at tayo pupunta ng Hofof Sarwa. Ang pupunta namin ay isang lake. Dito po yan sa Alhasa region, dito sa Eastern Province. At ang lawak po talaga ng Saudi Arabia. Kita-kita niyo po ba yan? Puro disyerto na namin nakikita, kaya gusto kaya nag-video ako ngayon kasi napakalawak po talaga ng lugar. At 39 minutes pa ang aming biyahin papunta sa aming destination. Ayan, so kaway-kaway sa ating driver. Ayan, follow siya sa inyo ngayong Facebook. So guys, ano yun? Ang lawak, ano? So kung isipin natin kung ganito pala ang lugar sa Pilipinas, ano, maraming pwedeng pagtayuan ng bahay. Huwag lang yung weather kasi talagang hindi po talaga kaya-aya ang weather. So sobrang init. Okay lang kung medyo normal lang yung temperatura, pwede tayong tumira dito. Pero pag ganito kainit at hindi nang init, hindi na mabuti yan. So guys, kita-kita tayo. Kita-kita tayo mamaya. Nandiyan, ang bulol-bulol. Later. So guys. Ang sasakyan namin yung bulbog sa disyerto. Nakakatakot pag maabutan kami ng gabi dito. Ang tendency dito kami matutulog. Dapat na magtulak din siya. Dito na lang tayo matulog. Hey, kanino? Oh, no! Ikaw! Ikaw! Para alam mo. Ayan. Kami ay
nalubog ang aming sasakyan. So paano ba yan, guys? Lubog. Wala na tayo, dito tayo. Hoy! Wala, lubog tayo. Oh, no! Alam mo na kung paano magpawi. Alam mo na kung pasagat parking. Experience? Itong nangyari sa amin ngayon. Lumubog yung gulong sa buhangin. Ang problema, paano kami makakaalis at magdidilim na po? Nakakatakot pa naman ang bigla dito. Guys, nabutan kami ng gabi at salamat na naahon din yung sasakyan sa buhangin. So unfortunately, hindi kami nakapag feature ng aming video ngayon sa lake kasi nga nabutan kami ng dilim. Pero at least thanks God na naahon namin yung sasakyan sa buhangin.